just hoping na kakayanin ko to, kaya pa to ng katawan ko. And kahit na ito na nandito kami sa India, na syempre ibang bansa, pero although still it's very supportive naman siya. And yun, hindi naman nag-interfere ang mga kamag-anak, pero ayoko lang talaga yung initial comments nila. So, kung yun, ganun pala ang tingin nila sa mga tao na may mga maraming anak. Mabuhay, namaste, welcome back to another video. Hope everything is doing fine. Sana na sa mabuti kayong kalagayan. So today, Tagalog vlog tayo kasi meron akong, hindi naman sama ng loob, pero parang nakakainis lang. Meron lang akong pinagdadaanan ngayon dito sa India na gusto kong i-share sa inyong lahat. Kung yun nga, kung ano ba yung experience ko dito. Like now, buntis ako and ito yung first pregnancy ko dito sa India. Pangatlong baby namin. Meron akong panganing lalaki, pangalawa ay babae. Okay. So ngayon itong pangatlo na to, parang feeling ko ano hindi sila masaya sa pangatlo kong pregnancy kasi lagi nilang sinasabi na bakit gusto niyo pa ng isa? May babae, may lalaki na kayo, may babae na kayo. Bakit gusto niyo pa ng isa? Alam niyo ba 'yon? Kasi parang imbis na i-congratulate kanila, maging masaya sila sa iyo na merong blessing, merong baby, eh, 'di ba? Merong kang baby na pinagkaloob sa iyo. Hindi lahat nagkakaanak, pero ako super saya ko na binayaan kami ulit ng supling kasi okay, may lalaki na kami, may babae na kami. Kumpleto na. Ano pa nga bang hahanapin namin, 'di ba? Pero siyempre ako, binigay ito, i-embrace ko siya. I feel so grateful na biniyahan kami ng isa pang supling. Kaso nga lang lately, ayoko yung naririnig ko sa kanila na yun nga, lagi nilang sinasabi. Yung asawa ko, ang saya-saya niya kapag sinasabi niya na binabalita niya na, oh, Princess is expecting again, we're having another baby again, and then, alam niyo ba yun? Tapos sasabihin nila, bakit gusto niyo pa ng isa? Tapos, yung kasi yung sinurprise ko siya, hindi naman niya unexpected na yung date na sinurprise ko siya na i-reveal ko yung pregnancy reveal sa birthday niya yon. So nagbigayan muna kami ng mga regalo bago kami nag-cut ng cake kasi 'di ba usually cut the cake tapos gift giving tapos dun yung surprise. So yung ginawa ko nung araw na yon is nag-gift-giving muna kami, tapos nireveal ko na yung surprise ko sa kanya na pregnant ako. So, makikita nyo naman dito sa vlog na to, kung ano yung naging reaction niya, tapos yung mga bata, kung ano din yung naging reaction ko nung kinukuha ko yung pregnancy, yung result ng pregnancy test. Tapos, yun nga, syempre, kasi, hindi alam ng lahat na it took us 4 years bago kami magkaanak ni Reeds, ng asawa ko. Ang laki-laki ng ginastos namin. We've done a lot of procedures. Nakailang fail kami. 5 years bago ako umuwi ng Pilipinas. Kasi sabi ko, uwi ako ng Pilipinas kapag may anak na ako. So, hindi na kami nakaka-uwi dahil nga sa treatment na ginagawa namin. Back and forth, Oman, Dubai, Oman, India, Oman, India. So, tapos ngayon, pregnant ako sa pangatlo. Sasabihin nila sa akin, itutuloy nyo ba? Sabi nila, kukuha kayo ng gamot, ipalaglag nyo na kasi legal nga ang abortion dito sa India, di ba? So sabi ko, so every time nung sinasabi nila, so why gusto nyo pa ng isa? Tama niyan, dalawa na yan, why you want to? Parang sa isip ko, kayo ba magpapakain? Kayo ba mag-aalaga? Kayo ba magbubuntis? Masaya ako na
previously yung pagbubuntis ko, hindi naman ako maselan. Nagtatrabaho ako, nagbuntis ako sa panganay ko. 10 siya pinanganak na, nagtatrabaho pa ako. Normal silang pareho. So, hindi naman ako maselan sa pagbubuntis. So, hindi rin naman ako natatakot na umayaw kasi nga mahirap magbuntis sa iba. Pero sa akin, easy lang siya. Kahit na may scoliosis ako, yon nakakaya ko pa rin magbuntis. Pero kasi yung maririnig mo sa kanila, nasasabihin nila na palaglag nyo na lang. Kasi nga, they can easily say that. Kasi legal sa kanila yon. Kapag ayaw nila, i-abort talaga nila. Saka dito kasi, nililimit na nila. Meron na silang lunay papasa na dalawang anak lang bawat household. At saka kasi dito, kapag halimbawa sa company, family status ka, tapos yung insurance mo, dalawang bata lang ang sasagutin nila. Tapos, if you want to run up for a position in the politics, ayun, dapat dalawa lang din ang anak mo. So, yung isa pa din na kung gusto mo maging government employee permanent, dapat dalawa lang din yung anak mo. So, marami siyang limitations kapag madami kang anak. And besides, dito din kasi, mahal daw ang tuition fee. Tuition fees, yun, magastos as per their culture. Lalo na kapag yung mabae mga anak mo, kailangan mong paghanda lahat ng kasal nila. Kapag lalaki, bahay, kailangan mo silang pag-ready ng bahay. Pero kami naman ni Rates, meron kaming ibang usapan kung paano namin palalakihin yung mga bata. We have our own style kung paano namin sila palalakihin. Hindi naman namin sinasabi na hindi nila ipo-follow yung kultura nila dito. Pero kasi kami, sarili namin to syempre. Kung ano yung gusto namin gawin, kung ilan yung gusto namin, di ba? Pero lang kasi, lately nga lang, yun nga lang, pati yung mga kaibigan niya, sinasabi na, bakit gusto niyo pa ng isa? Dalawa na yan, di ba? Kasi yung mga iba, isa lang naman ang anak nila. Para bang, hirap na hirap sila na pag gano'n, parang gastos ba yon sa kanila? Parang ako nga, yung mga kabatch ko nga, limang anak eh, na malalaki na sila. Ako nga ngayon na maliliit pa yung mga anak ko, pero I feel so blessed na binigyan pa ako ng pangatlo. And I'm just hoping na kakayanin ko to, kaya pa to ng katawan ko. And kahit na ito na nandito kami sa India, na syempre ibang bansa, tapos this time wala yung mommy ko kasi dun sa first and second pregnancy ko, kasama ko yung mommy ko. Pero although si Rich, very supportive naman siya. And yun, hindi naman nag-interfere ang mga kamag-anak, pero ayoko lang talaga yung initial comments nila. So, kung yun, ganun pala ang tingin nila sa mga tao na may mga maraming anak, na naiintindihan ko bakit yung mga pinsan niya, pag nakadalawang anak na sila, magpapasara na sila, magpapalaygate na sila. Yun nga, pinsan niya dalawang parehong lalaki, pero nagpalaygate na siya. Yung isa parehong babae, nagpalaygate na siya. Kasi, meron palang mga consequences or advantages at disadvantages. Pero, syempre, hindi ko naman sila masisisi. Choice nila yon. Pero, syempre, as for me, ayokong naririnig na sabihin nila, bakit ulit, diba? Para bang, what's the big deal kung buntis ako ulit, diba? Mag-asawa naman kami. May trabaho naman si Rich. Nandito naman ako. Maayos naman yung upbringing ng mga bata, diba? So, and ako, I grew up in a medium family. Like, apat kami magkakapatid, babae kami lahat. Parang, di ba ang saya-saya kapag madami kayo. Like, kami babae. Dalawa-dalawa, team-team, diba? So, although I see my kids now, they're getting along, masaya sila. Pero, syempre, si Rian, lalaki na siya, mag-aaral na siya, may sariling mundo na siya, si Aya, kailangan niya ng kalaro. So, parang, eto na yun, diba? So, nag-grateful ako na binigay sa amin ito na ayun, ay pinagkatiwala sa amin ito na palakihin ito. And, alam ko rin na ipoprovide niya kung ano yung kailangan na ipoprovide ni Heavenly Father kung ano man yung mga kailangan namin bilang pamilya, na lumalaki yung pamilya namin dito sa India, that I don't have to worry at all what will happen, kung magugutom ba sila, hindi pa sila mag-aaral,
'di ba? So yun lang naman yung lately na talagang na naiinis ako, 'di ba? Nasasaktan ako na kahit papaano. Pero yun nga, yung mga kaibigan ko, yung mga kamag-anak sa Pilipinas, mga kapatid ko, ang saya-saya nila na ayun, magkaka-baby ulit, 'di ba? Tapos syempre proud sila, half-half, 'di ba? So ayun, na sana nga yun, maging healthy kami ng baby ko at makaraos kami itong pregnancy na to, that everything will be fine. Well, anyway, I have a big faith that the Lord will deliver us. Kaya namin ito. And so kayo ayon, kung kayo ay nagpaplanong mag-asawa ng Indian, so kung gusto niyo ng maraming anak, pag-usapan niyo ng asawa niyo 'yan. And kasi yung mga in-laws nyo, usually gusto lang nila dalawa. Yung iba nga isa lang. Meron akong yung pinsan ni Ritz na isa. Isa lang ang anak niya, ayaw na nila. I don't know kung bakit ayaw na nila. Pero, yon. So, yun lang ang advice ko sa inyo. Na pag-usapan nyo ng boyfriend mo, ng fiancé nyo, kung ilan ba yung magiging anak nyo. Kasi nga, as I said, kung gusto mo ng maraming anak, baka may tututol, diba? Unless your husband supports you all the way, walang problema yan. Diba? Pero dapat lang maghanda ka kung ano yung sasabihin ng mga tao dito sa'yo, sa environment mo. And one more thing, kapag nagbuntis ka din dito, madaming mga bawal. Like, isa na yung kapag non-vegetarian ka, once na nabuntis ka, papatigilin ka nilang kumain ng karne. Hipon, crabs or karne. Kasi sabi niya, mainit yung sa katawan. Pero so far, yung asawa ko, very supportive. Si Ritz. From my previous pregnancy, I eat everything. Wala akong restriction. Of course, syempre, tuna, bawal yan. Mataas ang mercury niyan. Ang mackerel, bawal yan. Careful naman ako sa kinakain ko. Pero, I'm not shutting down na wala lang non-veg. Diba? Pero kasi sila, once na nagmuntis ka na, wala na, hindi na sila kakain ng non-veg. So, kami, dito sa akin, sinabihan naman ako na, yun, hindi na nga daw kakain ng non-veg. Sabi nung kapitbahay namin na asawa ng pinsan niya. Sabi ko, hindi, I eat everything. Sabi ko ganyan, gradually. So, yun. And it makes me healthy, diba? Kasi, tinitingnan ko naman kung ano yung bawal para sa akin. Nung first visit ko din sa OB-GYN, nung sabi ko nga, I'm pregnant. Tapos, he-scan na niya. Titingnan niya yung fetus. Sabi niya, do you want to continue? Parang, ha? Huh? Nagulat ako. Tinanong din niya ako, if I want to continue. Sabi ko, of course. Sa isip ko, sabi ko, of course. Pero syempre, sinagot ko sa, yes. Sabi ko, ganun sa kanya. Tanongin ba naman ako, if I want to continue? Bakit hindi? Diba? May asawa naman ako. Diba? To sabi ko, ganun pala dito sa India. Ganun pala ka normal ang abortion. Although everyone has an option, 'di ba? Pero syempre ako, hindi ko naman 'to ipapa-abort, 'di ba? Lang naman yung mga na nakakainis dito. And so far, nung nagpunta naman ako sa doctor, hindi naman ako binawalang kumain ng non-veg. Ang sabi lang naman niya sa dinner, i-restrain ko na. Huwag na akong mag non-veg kasi nahihirapan ako mag-digest. So, yung baka hindi ako makatulog, indigestion, and so forth. Which is, it makes sense naman. I can follow that. And, ayun, yun lang naman. Tapos, isa pa dito na problema, like, hindi naman siya problema, pero kasi, mas gusto nila magkaroon ng anak na lalaki kaysa sa babae. Kasi, pang babae yung anak mo magastos daw. Kasi nga, madami siyang gastos in the future. And syempre, pag lalaki, siya yung magdadala ng pangalan mo. Diba? So, ayun. So, yun guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga ganap dito. Kung ano ba yung experience ko dito. Kung ano yung nararamdaman ko as of this moment. Pero, that was earlier. Pero ngayon, medyo okay na ako. Pero syempre, naalala ko pa rin siya. Parang, natatakot ako ngayon kapag every time na binabalita ni Rich, tapos hihintayin ko anong comment ng kaibigan niya, o bakit meron pa kayo, buntis pa kayo, o bakit meron isa pa, di ba dalawa na yan, yung tipong ganun. So lagi akong naaalarm, o ano naman sasabihin nito, maging masaya ba siya o siya, parang sabihin ko na lang na wag mo na lang sabihin na buntis ako, para wala na lang silang, para hindi na lang sila mag-comment ng hindi maganda,
diba? Tapos alam niyo ba yung feeling na pag pupunta ka sa mall, lalabas ka, tapos makikita, feeling ko lang to ah, feeling ko lang to, meron na akong 5 years old na si Rian, tapos si Aria, tapos minsan ko visible na. Para bang, ha, ilang anak ang gusto mo, diba? Yung mga ganun, medyo nahihiya-hiyaan ako. Pero, mas conscious ba ako? Yung ganun. Pero, siguro lang dahil sa mga sinabi nila sa akin before, or normal lang ba yung ganun. Pero, whatever it is, masaya kami, as long as yung asawa ko, masaya siya na meron kami bagong baby. Yung mga anak ko, they're very excited. So, we're happy about it and we're looking forward to it. Bahala na sila sa sasabihin nila, hindi naman sila ang magpapaka, hindi naman sila ang magpapaala, hindi rin naman sila ang magbubuntis at mag-aalaga, diba? Ako yun, kami yun. So, yun lang guys, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. And salamat sa pakikinig and so, I'll be continuing this vlog. Meron will be ako ng segment na Tagalog vlog kapag kung saan ilalabas ko yung aking mga saloobin sa Tagalog. Yun. Kung yung mga gusto kong i-chika sa inyo na ayaw kong malaman nila. Kasi nagbo-vlog ako ng English. Request kasi yun ng asawa ko. Kasi nga, di ba, para maintindihan ng mga kamag-anak niya at saka yung mga kaibigan namin ng mga ibang lahi. Yun. Although, syempre, hindi naman ganun kalaki yung channel namin. So, yung gusto ko lang na once a week yan, I'll giving you a Tagalog vlog para sa mga ganap dito sa amin. Tsaka yung mga sikretong kababalaghan dito, yung mga aking yung mga kaganapan dito na atin-atin lang, diba? So, thank you so much for watching, guys. Sana supportahan nyo tong channel namin. Maliit lang siya. Nag-uumpisa pa lang kami. And I'm trying my best to upload consistently para ma-update ko kayo sa aming mga ganap dito sa aming buhay sa India. And maraming salamat sa time at sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. God bless everyone and keep safe. See you on our next vlog. Bye! Sorry, it's DJ.